What's up guys? Chet nga pala from Scientific Tambay. Salamat sa mga nag-view sa aming debut project si Iron Man. So, dahil sa inyo, humakot po kami ng napakaraming 300 views sa YouTube at 400 plus views from Facebook. At salamat nga pala sa nasa 50 tao na nag-subscribe sa aming YouTube channel. So, ang tanong na iba, ano nang ginagawa ng Scientific Tambay after sa napakalaking success nilang yun? Well, naging busy kami dahil meron kaming kinuhang gig, 3D printing gig from sa aming mga butihing kaibigan from Bridge 360. Kung hindi nyo na itatanong, Bridge 360 is a company that caters a lot of things, but most of... A lot of things like creating websites, artificial intelligence, environmental friendly programs, and internships. So makikita nyo mga interns ng Bridge 360. So anong pinapagawa ni Bridge 360? Ay, bago nga pala, shoutouts nga pala kay Rachel, kay Prince, kay Prof, at sa lahat ng bumubuo ng Bridge 360. So, si Rachel asked me if we could create trophies for their PSEM or Philippine Society of Mining Engineers Golf Tournament. So, sabi niya, ito daw yung pinakaunang golf tournament na i-host ng PSEM. So, alam naman nila na magaling ang Scientific Tambay sa mga ganyang bagay. So, they ask us and we accept it generously. But wait, there's more. May problema kami. We accept the gig na medyo may kakulangan na kami ng oras. Thus, we are facing a lot of problems right now. So, yung number of trophies pala, sabi ni Rachel, is nasa 17. So, kinumpute namin yung 3D printing time at yung mga bagay-bagay na gagawin namin, kukulangin nga talaga kami. So, sabi ko nga, kung kukulangin kami, mag-iisip na kami ng mga pamamaraan kung paano namin yun matatapos. At isa na nga din yun, yung paggamit ng CNC machine. Yung CNC machine namin is, well, it is a machine na ginagamit for subtractive manufacturing. Yung subtractive manufacturing, meron kang base material at unti-unti mong inuukit yung gusto mong gawin dun sa material na yon. Mas madali dihamak yung subtractive manufacturing compared sa additive manufacturing. As you can see, makikita ninyo yung mga rejected 3D print. This is due to power fluctuations na nangyayari dito sa Iriga every night. So kahit meron kaming UPS, UPS can only hold siguro 15 minutes of energy. But yun nga, kagabi, nagkaroon ng mga 30 minutes outages, so nasisira yung 3D print. So we're currently not on schedule, but ginagawa namin ng paraan so that makahabol kami sa deadline, which is on Tuesday. So kailangan pa namin itong pinturahan and lagyan ng electronics. So makikita ninyo na... wala kaming ginagawa as of now. So, ayan, busy kami. Busy kami. Ang ina. Yan yung nagra-rush. But actually, si Mike yan gumagawa ng lahat ng electronic stuff na makikita nyo sa trophy. So, ito yung mga LED na ilalagay namin sa trophy, which is... siya yung lahat na nagso-solder nun. So, pinagbibigyan ko siya ngayon, nagmo-Mobile Legends. Kita nyo naman si Glenmar, ang aming pinaka imbang editor. At ngayon ay taga-ukit ng mga na-fulatite. And andun naman sa gilid si Eric, ang master pintor po na. Kasalukuyan eh, nagmo-mobile din. So, sabi ko nga, 17 trophies, ito pa lang yung nagagawa namin. Which is napaka-rush na. So, itong bali pinaka-theoretical final na product na gagawin namin. So, meron siyang black background tapos may gold lining siya. So, yung black is spray painted but yung gold is hand painted. So makikita ninyo na may iba't iba siyang sizes. So we have yung ito, yung pinakamaliit, which is para sa second runner up. At ito din yung pinakamalaki, which is para sa champion. We'll be right back.
natapos na po namin ang aming 3D printed trophy. So, ang date today is June 19. Kailangan ng trophy ng June 21. So, saktong-sakto kasi there is one day ng delivery. So, pagpipilian namin kung ipapadeliver namin siya sa LBC or ipapadeliver namin siya via bus na lang sa Feltranco. Tapos kukunin sa terminal. So, after nung siguro 1 week almost na walang tulugan, mahaba-habang paggawa, pag 3D print, pagpintura at pagpintura ulit. So, yun. Masasabi kong nasa 98% namin kasi di pa namin na-impake siya sa kahon. So makikita ninyo guys, chill na po silang lahat. Lalong-lalo na si Glenmark. Yung boss namin. Boss Glenmark. At mag-Mobile Legends na lang. So ipapakita ko na lang po yung ano, yung trophy. So ito na po yung pinaka-final itsura ng mga trophy namin. So makikita ninyo, ayan. Ayan, kikita ninyo yan. So makikita ninyo lahat na yan, merong electronics. Hindi yan electronics, ano lang, ilaw lang siya para umiilaw yung lamp after na isaksak ninyo siya sa isang ordinary cellphone charger. So ano yung mga struggles namin sa paggawa nitong 3D printed trophy? First is yung pag 3D print nga. It took me almost 8 hours, no, mga siguro 10 hours to print one single trophy. So meron kami mga improvisation nangyari. So kung makikita ninyo, so ito, kung makikita ninyo yung ilalim ng ating trophy, hindi siya 3D printed kasi kung iti 3D print pa namin siya, di na siya aabot sa schedule. So ang ginawa namin, ginamit namin yung CNC machine. So makikita ninyo, ito yung CNC machine namin, tapos gumamit kami ng acrylic blade para ikat yung mga base ng trophy namin kasi it would add up additional 2 hours dun sa printing time kung i-3D print pa namin yung base. So yung improvisation works well siguro kasi maganda din naman yung outcome. So makikita din ninyo na imbis na naka 3D print yung mismong logo ng trophy, yung ginawa namin is nilagyan na lang namin silang sticker, so conserve yung aming printing time. So makikita din ninyo na lahat yan umiilaw. So test natin siya. Umiilaw siya. Chali, sana umiilaw siya. Mic charger daw, mic. Saksak mo raw para sa ekonomiya. Okay, okay guys. Ayan, ayan, ayan. Uyon. Makikita niyo, umiilaw po. But wait, there's more. Yeah! Ridge 360! Yeah. Shoutout sa Kila Rigel! Ayan po, tapos na po yung trophy. Pakitanggal nit. So yun, the only thing left to do is i-impake namin and at the same time, idikit yung ibang sticker. So ngayon, ini-impake na namin. Ayan, siya papasok namin siya sa box na to. So kasama yung mga maliliit na trophy na yan. So linalagyan muna ni Kenneth ng mga tape yung cord. So lahat naman yan na-test na ni Mike. For sure, lahat naman yan mag-work pag naibigay na dun sa mga nana. So kasama pala namin na ibigay or ipapahiram or kasama namin ipapadala sa Manila is yung aming ginawang Iron Man bust to display. So sakasakaling may mga taong interesado dun sa mga 3D printed products na ino-offer ng Scientific Tambay. So yun, as for our first mission 3D printed project, well, it went well naman. Although marami kaming mga problema na kinaharap. So, yun po. Joed from Scientific Tambay. Signing off.